ay paborito ng mga bata na hinahanap kapag gising nila, pagmulat nila ng mga mata nila, pagbangon nila sa kama nila, ito yung bubungad sa kanila. Robot, 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 robot. Hinahanap, hinahanap, hinahanap ang robot, 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 robot. Ay, robot, robot. Aha. Hindi kayo namamalik mata, mga kaaha. Hindi nyo rin kailangan maglinis ng tenga. Dahil ang nakita at narinig nyo kanina, walang iba kundi ang bida ngayon sa social media. Amen! Amen. Sa makatay ang mga pananalita, tunay siyang reyna, pagpupugay para sa ating kaaha. Ang all-purpose queen na si Queen Yasmin. Ikalma mo muna ang esophagus mo, Queen. Ang pagganahin natin this morning, creativity. Dito rin kasi sa Laguna, may kaha tayong expert sa paggawa ng sarili ni laruan. Na ilang daang piraso na raw. Sige siyang gawa ng gawa ang laruan niya. At kasi nagpapabili siya sa amin, eh, wala naman ako ibili. Pwede siya nagawa ng laruan niya. Hanggang sa lumaki na po siya, mapansin namin ay marami siyang gawa, hindi ko alam. Bakit ito yung gaganda naman yan? Ang anak ni Florida na si Melvin, may espesyal daw na kondisyon. Pero hindi pa ito nadadiagnose ng doktor. Bakit mo favorite yan? Malaban sa masasamo. Dati, wala na sa TV ng ganito. May special talent daw si Melvin pagdating sa toy making. Kapag tinitingnan nga ang kanyang mga obra, mamamangha kayo sa pagkadetalyado ng mga ito. Zoom in please! Pero ang mas nakakabilib daw sa mga gawa niya, eh nabuo ang mga ito gamit lamang ang dalawang materyales na plastic bottle at kunting. What? Ito nga pala si Weebig, ang pinakamalaking ginawa ni Melvin mula sa plastic bottle at tingnan nyo, may sapatos pa siya. Nang minsan daw siyang isama sa vlog ng pinsan niyang si Marco TV o Marco, marami ang humanga sa gawa niya. 7 taon pa lang daw po siya. Eh maalam na daw po siyang gumawa. Bali, nagsimula daw po siya sa pinakamaliit na karakter hanggang sa papalaki ng papalaki na. Minsan na rin daw na ibenta ang obra ni Melvin sa ibang bansa. Cool! Eh kakasal naman kaya si Queen? Queen Yasmin! Gawan mo nga ng spoken poetry ang salitang hamon. Hinahamon, hinahamon ako ng aha, aha, aha. Pero hindi ko sila aatrasan para gumawa ng isang laruan ng robot, 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 robot. Sige nga, at magturuan kayo ng kanya-kanyang style. Kasama ko dito si Kuya Melvin. And tuturuan niya ako kung paano nga ba gumawa ng robot. Kaya mo ba akong gawin? Kinakat niya na yung bote. Busy siya, Queen. Manood ka na lang daw. Ilang layer yan? And just like that, may ulo na ang laruan. Uy! Kamukha ko nga. Charot. Katawa naman, alam niyo bang hindi rin kinukulayan ni Melvin ang ginagawa niyang mga laruan? Pati ang kulay ng plastic bottles kasama rin daw sa planning. Tinatusok-tusok muna niya, guys. Pinagpapatong-patong niya na. Mukhang malapit ang mabuyan, ah! Grabe! Ang dami kong natutunan kay Kuya Melvin. Tuturuan ko naman siya mag-spoken word poetry. Nang bote. Huh? Bote, bote, bote. Ito yung pangunahing kadalasan na iniinom mo kapag pagtapos mong kumain sa hapag kainan, hindi mawawala ang bote dyan. Pagkatapos mong inumin, syempre, itatapon mo siya sa recycle materials. Huwag mong itatapon sa tabi-tabi. And I, thank you. Maya-maya pa. Boom! Presenting Queen Robot! Wow! Thank you! Oh! Is it amazing? Is it surprising?
Queen Robot, Queen Robot, Queen Robot. Habang ikaw ay namamalakas sa iyong lalakbayin, saan ka man mapadpad, then wag na wag kang magbabago. Sit down, be humble always. Wag na wag kang magiging mapagmataas. Dapat mapagumbaba ka pa rin kahit anumang mangyari, kahit anumang tahakin mo, kahit anumang landas ng iyong nararating. Queen Robot, Queen Robot, Queen Robot, Robot. Melvin, Melvin, wala mong marinig na salita mula sa iyong mga gawa. Marami itong ipinakikita. Hindi tungkol sa kanyang ganda, kundi sa husay ng lumikha. Ay, ano ba yan? Nahahawa na ako. Ang gusto ko lang namang sabihin ay, bravo! Nung una po, na tulala ko kasi na amaze ako doon kasi di ko in-expect na sa murang edad niya na nagagawa po niya po yun. I'm so proud of you, Kuya Melvin. And I, thank you. Itong form ng art na ginagawa niya, it's a good way para ma-enhance niya ang kanyang skill set sa pag-create. So very creative, makikita natin dito. So even if hindi sila masyadong nakapag-aral, hindi sila masyadong nakapagsalita, yung iba naman hindi masyadong nakapag-communicate, but through art ay doon nila na ilalabas ang kanilang thoughts, emotions. Minsan, mapaglaro talaga ang tadhana. Dahil may mga bagay mang ipinagkait sa isang tao, tiyak na may taglay pa rin siyang espesyal na talento. Aha!